Fun facts muna tungkol kay Mace. Bakit nga ba niya deserve magbakasyon? Okay, mga biyero, para mas makilala natin si Mace, eh, maglaro tayo ng tinatawag nilang Two Truths and One Lie. Dati akong athlete. And then dahil sa injury, I decided to change careers. Okay. Second one is, nung dahil sa COVID, never ako nawalay sa family ko. I decided to stay home with them. Okay. And then the third one, nagkaroon ako ng COVID, all three variants. All three variants. Okay. So feeling ko yung consecutive order, two truths and one lie din. So the ang lie is... So the lie is, nagkaroon ka ng tatlong COVID. No. Totoo that's yun? Totoo yun. Wow! COVID. Solid! Kung kumbaga sa basketball, eh, three-peat yun. Isa na lang, grand slam na. Oh. Kung pusa nga ako, anim na lang buhay ko eh. Ganon? Tatlo. At lahat ng variants. Tika. So, paano mo nalaman na kuha mo lahat ng variants? Kasi di ba usually, kung mapapositive ka, positive ka. Yeah. So, depending on the season, I guess. Yes. So, nag-positive ka nung alpha pa lang? Yeah, from... July 2, and then... 2020? Yes, and okay. Then October 2. So, ano na yan? Delta? Yes, and okay. Then latest is noong January. Or one year ago. Omicron. Teka, pwede ba yun? Oo, sabi kasi ng nanay ko, to be successful in life, surround yourself with positive people. Ginawa ko literal eh, so dapat pala hindi ko pala ginawa yun. At least, positive thinker ka na ngayon, di ba? Moving on. Mas nakikilala na natin ang bakasyonista nating si Mace. Mahulaan ko na kaya kung alin ang two truths and a lie sa kanya? Second is, dahil sa COVID, nakasama mo ang pamilya mo. That's a lie. That's the lie? When the COVID news broke out, okay. Yung company namin, nagsabi sila na kung sino yung gustong mag-stay na lang sa work. Okay. So, right there and then, since yung mom ko is senior na, I decided to, doon lang sa accommodation mag-stay. Okay. For 2.5 years. Never akong umuwi. For 2.5 years, hindi ka ba nasira ng ulo? Ito na yun. Product na ano, na matagal na quarantine. Quarantine, tapos tatlong COVID. Ito na yung finished product na. Wow, ito na yung finished product. D-Fund approved. DOH shield yun. Wow, bam! Pagkatapos makalaya sa quarantine, you deserve a break, Mace! Kaya ikain na natin yan! Kapag usapang signature dish ng Mauban, isa lang sa hindi dapat palampasing matikman, ang pinais. Gawa ito sa hipon na sinangkapan ng gata at pagkatapos ay binalot sa dahon ng subanggil. Pero ang sikat na putahe, meron daw hubad version. Ang tawag nila rito, tininghi. Itong specialty ng 41-year-old na si Judith. Kumpara sa pinais, ginigisa ang buong hipon na tinatad para mas maging malata. Nilalagyan din ito ng gata at buko na hindi mura at hindi rin magulang na kung tawagin nila lukarin. Ang nagpapasarap raw dito, ang ginayat na dahon ng kasupanggil. Kung wala pong kasupanggil, anong pwede kong ipalit? Wala po, hindi na po ako naglalagay ng iba pag walang kasupanggil na makuha. Ang tinihi na gawa ni Judith, patitikman for only 50 pesos. Itong nasa loob na to, ito din yun. Yes. Ano lang siya, kumbaga parang hubad? Binalot lang talaga naman. So ang pinais ay binalot ng yung dahon. At ito namang hubad. Tininghi. Tininghi. Hindi siya pwedeng wholesale. Hama ka na, Mace. Tikman na lang natin yan. Sarap nga. Sarap, di ba? Hindi siya ganong malansa. Hindi talaga malansa. Yung gata, tapos yung crunch ng nyog, tapos nun yung aftertaste ng shrimp. Alam ba na shrimp ang pinaka-clumsy na sea creature? Shrimp yung pinaka-clumsy na sea creature. Bakit? Kasi accident-prone siya eh. Accident prone. Kain na lang tayo? Oo. Accident prone. Pero maganda yan, ha? Na-pronounce mo nang mabuti yun. Accident prone. Okay siya. Hmm. Happy accidento, bro. Galing.
Siyempre kailangan ng panulak. At ang ipinagmamalaki ng Maoban, ang nipanog. Sir, relax lang. Sabi nga ni Jeff. Sir, relax lang. Parang hindi tubig ito. Nipanog. Lambanog na made out of nipa. Pero ang lambanog ay nanggagaling sa coconut tree. Okay. Itong nipanog ay galing sa nipa. Well, for the road. Cheers. Cheers, bro.